Kamusta mga Juan? I'm your nomadic one, ang iyong hugot travel bay na may puso, and welcome back with another vlog. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, i-hit nyo na yung subscribe button dyan and don't forget to hit the notification bell para naman updated kayo sa mga future vlogs ko. For today's vlog, it's another unboxing with the GoPro Hero 9 Black. So mga Juan, matagal ko nang gustong bilhin to, kaso nagdadalawang isip pa rin ako kasi medyo mahal siya. Pero sabi ko, sige, para kayo nomadic Juan, tara, bilhin natin. So, pinikit ko na lang yung mga ko, tikit bili. As you all know, ang GoPro ay action camera, so good siya for travel vlog. At alam niyo naman, ang channel ko is mostly on travels. So ayun, nag-decide ako na bilhin ang GoPro Hero 9 Black. At sa mga hindi pa nakakalam, ang gamit ko currently sa pag-vlog is my phone. Yan. At ang aking gimbal, ang DJI Osmo Mobile 3. At dahil monetized channel na tayo, why not make an upgrade? Yun, at nag-decide ako na bilhin ang GoPro Hero 9 Black. Nabili ko siya sa Harvey Norman sa halagang 680 Singapore dollars. And good thing is, meron silang pa-freebie. Ayan. Ito, meron silang pa-freebie na 3-way tripod. At nagkakahalaga to ng around $120. The best yung deal. Bumili din ako ng adventure kit na merong holder saka head strap, and I also buy another rechargeable battery. Although yung Hero 9 meron na siyang isang battery sa loob, kasi usually gagamitin din naman natin to sa mga travel vlog, so mag-shoot tayo sa labas the whole day, so kailangan natin ng extra battery. And bumili din ako ng dual battery charger, at meron din siyang isang battery sa loob, so we have a total of 3 batteries na gagamitin. So siguro okay na yon. At syempre kailangan natin ng micro SD. So bumili rin ako ng 256GB. Hopefully kakayanin niya yung mga videos na i-shoot natin in the future. So ayun mga Juan, simulan natin i-unbox isa-isa ang GoPro 9 at ang mga accessories na binili natin. So ito na yung box niya. Super sleek siya mga guys. Nakalagay dito kung ano yung mga nasa loob. Yung cam, battery, isang screw, isang mount clip, isang 3M clip, tapos yung cable and the box. At kung mapapansin yung mga Juan, isa sa feature ng GoPro Hero 9 Black ay ang front facing camera, which is good for selfies saka for vlogging. At yun, at dito sa side, makikita nyo yung other features niya. Ang 20 megapixels resolution. At water resistant siya, 33 feet or 10 meters below underwater. At ang 10 times slow-mo. Ang time warp. Ang super photo plus high definition resolution. Webcam mode. Pwede kang mag-shoot ng 5K 30 plus 4K 60 or 1080p plus 240. Voice control. Data overlays. Hindi ko alam po ano meron sa data overlays, pero i-check natin, not so sure about it. At ang 10p live streaming, tapos yung RAW, hindi ko sure kung ano to, at ang touchscreen, yon. At ang pinaka the best for me, kaya ko binili rin to, is ang stabilization niya, HyperSmooth 3.0. Which is very good for vlogging kasi hindi mo na kailangan ng gimbal for stabilization. So ayun, buksan natin. So pagbukas nyo ng box guys, makikita nyo yung GoPro casing niya.
Ayan, which is very good for traveling. Kung magsusuit kayo outside or for adventures, pwede nyo to gamitin. Pero for me, bumili ako ng separate na travel kit. So, buksan na natin kung ano meron sa loob. Yan. So, ayan guys. So, meron siyang connector cable. Ito yon. Tapos yung screw. Ayan, isang battery. Ayan, isang mount clip. At isang 3M clip. So, dito mo siya ilalagay, guys. Ayan, susuk-suk mo siya dyan. At syempre, ang GoPro camera itself. Ayan, so kung makikita nyo, guys, meron siyang front-facing camera, which is very good for vlogging. So, sa mga feeling vloggers na gaya ko, maganda siya kasi makikita mo yung sarili mo habang nagpi-film ka. Hindi ka mag-worry kung nasa loob ka ba ng screen or what. So, pwede mong i-position yung sarili mo habang nagpi-film ka. Actually, this lens, sabi nila, is removable na daw. So, if ever na masira, pwede mong palitan lang yung lens, hindi na yung casing. Kasi sa previous version ng GoPro, ang GoPro Hero 8 mounted siya. So, if ever na masira yon, kailangan mong palitan pati casing. So, this one, pwede mo siyang palitan yung lens lang if ever na masira. At yan. At dito naman, yan, makikita nyo, ito na yung screen niya mismo. Tabi muna natin to, tapos buksan muna natin yung ibang accessories niya. So, first up, una natin buksan ang three-way grip arm tripod nila na which is free. Ito yung free niya, guys. So, ito yung three-way grip niya. So, pwede siyang gamitin grip, arm, saka tripod. Ayan. So, next naman ang adventure kit nila. So, paano ba ito buksan? Yun. Ito guys yung binili kong travel kit niya. Although meron na to na pwede mong gamitin, pero bumili ako nung travel kit. So bumili ako nito kasi gusto ko yung mga nasa loob niya. So tignan natin guys. Yun. So meron siyang another holder. Ito yung foam na mag-float siya. Pag ginamit mo siya sa tubig, tapos, for example, bigla mo siyang nabitawan, I believe mag-float siya, guys. Correct me if I'm wrong. Pag nabitawan mo, so mas madali mong hanapin yung GoPro mo. Tapos, meron siyang, ito yung strap, yung head strap na sinasabi ko. So, buksan natin. Pwede mong i-mount dito yung camera. Tapos, ilagay mo sa ulo mo. Usually, good siya for cyclists or for adventures. Tapos, meron siyang another clip. It's another clip on cap. Pwede mo siyang gamitin sa cap. Tapos, it's another clip. So, dito, yan, pwede mong ilagay dito yung mga SD card mo or batteries. Yan, super sleek. So, next is another rechargeable battery. Yan, so natin. It's another battery. Yan. Meron tayong dual battery charger para halimbawa hindi mo ginagamit yung yung ibang battery. Yan. Pwede mo siyang i-charge dito. Ayan. Pwede yung dalawang battery ilagay mo dyan. Yan. Another connector cable. Tapos meron ulit isang battery. Yan. So, total, meron na tayong 3 battery. Siguro, sapat na yan. At syempre, ang pinaka-importante, yung SD card. So, kumuha tayo ng 256 GB para sure na hindi tayo maubusan ng memory habang nag-shoot sa labas. Siguro, bibili pa tayo ng another SD next time. Yan. Kunin natin yung cam. Buksan natin. So ayan guys, try nating buksan. Alisin muna natin yung
mga film sa lens niya, tapos yung nandito sa gilid. Yun. At ito. Ayan. So, later on, bibili tayo ng, ano, ng casing para sa gilid niya, para hindi siya magasgas. So, lagay muna natin yung battery. Yan. Push nyo lang yun, guys. Tapos, dito yung lagayan ng SD card. Lagay natin yung SD card. Nasaan na yun? Ayan. So, casing there. Yan. Tapos, kailangan makarinig kayo ng click. Yan. Tapos, lagay natin yung yun, nakarinig yung click. On natin siya. Yun, so you will hear a beep. So, i-flip natin siya. Dito, yung touchscreen siya, gawin natin English. Yan, language. So, agree tayo. So, on the game speed altitude. On natin yung location. Then, setup. So, install natin yung GoPro sa phone natin. So, yan. Yaman natin. Makikita mo yung standard na filming niya. 1080 by 60 frames. And then, yung battery niya 18% at yung SD memory niya. At dito, yung standard activity, cinematic, saka slow-mo. Pwede mo yan palitan according to your liking kung ano yung gusto mong i-shoot. So, mag-stick tayo sa standard. Yan. Tapos, ito na yan, guys. Yan, kung nakikita nyo, kumuha na yung isang phone ko para mag-film. Yan, so makikita mo yung sarili mo habang nag-film ka. So ayun mga wan, patayin muna natin, tapos i-charge natin kasi 16% na lang yung battery niya. Then explore natin later on kung paano siya gamitin para magamit natin on our future adventures. So ayun nga mga wan, na-unbox na natin ang ating GoPro Hero 9 Black. So this is my first ever GoPro sa tanan ng buhay ko. Actually, nagdadalawang isip ako kung anong bibilin ko. Kasi gusto ko din bilhin yung GoPro Max or itong GoPro Hero 9. Itong Hero 9, ito yung latest sa kanilang series ng action cam. So nag-decide ako na bilhin yung Hero 9 gawa nung yan, yung front-facing camera. Which is good for vlogging. Siyempre, mahilig tayo sa travel kaya kailangan natin ng action cam. So ayun mga wan, hindi ko na siya i-review in the future. Gagamitin na lang natin siya kasi hindi naman tayo ganun kateki when it comes to gadget. Pero tingin ko astig siya at excited na akong gamitin. At yun, ang ating GoPro Hero 9 Black. So, gawan natin ng montage. You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. Should I worry that you won't come back? Should I worry that you will forget? My sense is telling me I shouldn't worry, you know the truth.
So ayun mga Wan, tatapusin ko na yung vlog ko for today. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. At huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button para na ma-update kayo sa mga future videos ko. So ayun mga Wan, see you on my next vlog.